morning at samahan niyo ako mag-ukay ulit tayo. Guys, malapit na ang taglamig na naman dito. Umpisa na nga. Naglalabasan na naman yung mga down jacket sa mga ukay. Ang dami. So anyway guys, may nakita ako ditong Christian Dior. Ganda pa ng kulay. Tingnan niyo naman. Red na red talaga. Oh, tingnan mo. Ang ganda. Kumikinta pa sa camera ko. Fairness, Christian Dior na to. Ito lang ang presyo. Mura na yan, diba? 30k yan pataas. Tingnan niyo naman. Vintage din yung style niya. May kunting tupi lang siya. At tinignan ko rin yan sa loob. Napakalinis. Garnis nito talagang the best. Ang ganda pa yung hardware talaga niya. Talagang maganda pa. Maganda rin yung style niya. Yan lang siya, maiksi. Hindi siya pwede pang crossbag. Hindi na rin. Tsaka malaki din siya ha. Sa lahat, maganda ang quality at wala siya talagang gasgas. Ito, minodel ko na. Bagay ba guys? Ito naman, nagulat ako sa presyo. Nabasa ko ang tatak, kaya pala. Akan ko ordinary lang talaga tingnan. Akan ko malangkot, parang styrofoam lang kasi. Napaka-ignorante ko talaga. Nice, ang ganda ng kulay. Pang summer talaga itong kulay na to. Sa siyang handbag, talagang hindi pa siguro to nagagamit. Wala talagang bakas na dumi. Isang guhit lang. Or sign ba nga nagamit na? May nakita akong Dior, napakaganda at kumikinta pa sa camera ko. Ganda rin yung presyo. Isang ganda talaga ito kasi ang uso ngayon. Astig talaga pag ganitong pormahan. Man itong Dior, kaya siguro nung bago to, mga 100k yan pataas. Mga interesado, pwede nyo naman i-search sa Google. Isa pa tong Louis Vuitton na to. Napaka-cute, napakaliit talaga guys. Pero yung presyo, napakalaki naman. Small battery bulb talaga ang ano dito, presyuhan. So, ito naman isang silin. Tama lang din yung laki. Kahit luma na siya guys, ang ganda pa rin ang pormahan niya. So, tingnan nyo naman kumikintab sa camera. Yung style, alam nyo na, vintage na to. Alam nyo talaga guys, pag naalagaan yung bag nyo, yun, makintab talaga ang ano, yung leader. Kunting ano niya, yung gas-gas lang sa gilid-gilid, siyempre luma na. Mura na yan, silin naman. Naman napaka-cute. Siyang handbag at kumikintab din sa camera ko. Kahit naman yung leather niya, wala pa siya talagang gasgas. Ang ganda rin ng quality nito. Ito naman isang MCM. Fairness, ang ganda ng kulay niya ha. Hindi siyang halatang ano, second hand. Guys, yung point niya, ito. Ito ang sinasabi ko. Ang puti. Wala pa siya talagang kaitim-itim. Akala mo hindi siya ginamit. Kulay gold siya na makintab. Kaya ang ganda. Malawak naman siya. Tama lang din yung laki. At affordable lang. Hindi gaano kamahalan. So, ito naman isang Louis Vuitton. So, super used na siya. Tingnan mo naman. Gasgas na gasgas. Medyo luma na kasi yung nga ganyang style. Michael Kors, napakaganda pa, napakalinis. Tingnan mo naman, walang gagasgas-gasgas. Higit sa lahat, mura pa. Ganda rin ang style, simple lang. Bibili nito, lucky na to dahil mura lang talaga sa Pilipinas natin. Mga 3K pataas to. Imagine, may MK ka na, mukhang bago pa. So, next time, bibisitahin kita. Siguradong wala ka na. Char. Alam ko magugustuhan ka. Sana all. Thank you.
Ito din, napakalinis. Ganda ng kulay at maganda rin yung presyo. Simply but rock. At ito naman, isang handbag. Sa Louis Vuitton, guys. Itong area na to for Louis Vuitton. Isa itong Demier. Presyo nakalagay na sa screen. Itong dalawa, magkatabi sila. Same lang dun yung presyo. So, ang dami talaga. Tingnan nyo naman dito. Umuulan ng Louis Vuitton. Ito naman dito banda. Monogram naman ito. Lang tayo ng konting items. At yung presyo ilagay natin sa screen. Furnace naman itong hinawakan ko, napakaganda pa. Solido na walang gasgas. Yung gilid-gilid niya talaga wala siyang gasgas, guys. Naman yung kabuuan ng bag, maganda talaga at kumikinta pa sa kamera ko. Siyempre, ang higit sa lahat, yung hawakan talaga niya, yun ang tinitingnan kung umiitim na. Ito naman talaga ang pinaka-importante. Lalo na kung sikan ha ang bibilhin mo. Lalo na yung hawakan talaga. Yan ang palaging ginagamit, diba? Ano naman? Very good. Watermark. At wala pang dumi. May nakita ako ditong Salvatore Ferragamo. Grabe, nagpi-fade na yung kulay niya sa kalumaan. Siguro yung kalumaan, siguro na overuse din. Dahil marumi ang kulay niya, guys. Yes, naman mura lang siya. Low budget, pwede na rin yan. Siya lang siyang handbag. Naman isang Balenciaga. Napakaganda naman talaga nito. Maganda pa yung quality at ang ganda rin ng kulay. At super linis din. Kaya presyo niya solid din. May konti lang siyang dumi pero pwede na yan dahil mura na. Ganitong design, alam nyo na. Maganda naman talaga. Mukha agad sa mata. Medyo mura na siya. Kita nyo naman, medyo marumi na. Medyo maitim na nga. Dahil sino ulit to ng may-ari na gamitin. At ito naman, isa siyang Gucci. Isa siyang handbag. So, nakita nyo yung dumi, guys. Ano lang yan? Alikabok. Kunting linis lang yan. Napansin ko naman yung katawan maganda. Kaso nga lang sa sobrang luma, nagpe-fade yung kulay. In fairness naman, sa hawakan niya, okay naman. Yung kulay lang talaga medyo nagpe-fade na siguro sa sobrang luma na. Ayan, oh, may mga design naman siyang Gucci. Baga hindi na siya, yung nagsashine ba? Hindi na healthy tingnan, char.
grabe naman talaga ito. Isa naman tong Versace. Ito guys, uli din ito. Tingnan nyo naman yung talampakan. Napakaputi pa. Ang bago pa talaga tingnan. So, lipat tayo sa kabila. Ito naman isang Gucci. Din, napakabigat guys. Mabigat din yung presyo. Mabigat talaga. Piling ko limited edition lang to dahil North Face ang nakalagay. Mapawaw ka na lang talaga. Ito naman, napakagandang bag. Guys, pag nakita ito nyo sa personal, ang ganda. Linis at wala siyang gas-gas. Yan talaga ang pinaka-importante. Isa rin siyang Salvatore ha, in fairness. Man, isang handbag. Chinek ko yung gilid-gilid, wala rin siyang gas-gas. Hardware ng bag, in fairness, ang linis. Tama lang din yung laki.